Guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin niyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for a collective. Give me the message for collective. Give me the message. Meron ditong hoy. The Hierophant, reverse. Three of Cups, reverse. Excuse me. Give me the message, ano energy ng person mo. Meron ditong Two of Pentacles, sa pride. Nakita ko dito, yung iba sa inyo, meron ditong nag-iintay. Kumbaga, nag-iisip ng tao nito kung magpapadala ba siya ng message sa'yo. Okay, ito yung nag-iintay lang. Meron ditong Five of Pentacles. Kumbaga, no, nag-iisip-isip to. Kung magmi-mensahe sa'yo. Mga ganun. Then, nakikitaan ko dito, Taurus. Taurus energy. Virgo, Capricorn. Meron din Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas ang Earth sign. Then, meron din Water sign. So, Queen of Pentacles. King of Wands. Meron ditong tao. Nag-iisip to kung makikipagkasundo sa'yo o hindi. Or pwede rin sabing energy mo to. Okay, nag-iisip ka dito. May gumugulo sa isipan mo. Queen of Wands, reverse. Confirmation. May gumugulo sa isipan mo dito. Andito yung partnership na ikita ko dito sa King of Wands and Queen of Wands. Kaya lang, meron ditong tao na hindi siya pala, yung bang hindi siya mapanatag dito, okay? Merong gumugulo or merong sumasagi sa kaisipan niya dito. Kumbaga, itong tao na ito, wala siyang makita na simula dito sa person niya. Pwedeng ikaw to, energy mo to, nakikitaan ko dito ang Aries, Leo, Sagittarius. Pero nakikitaan ko rin dito, no, meron ditong tao na gusto na makikonect sa'yo. Pero ganun pa man, ano, gusto ng tao na itong maging balanse. Okay? Meron dito, nasa malayo. Pwede rin sabihin matagal na kayong walang communication ng tao na ito. Meron dito na gustong makipagkasundo, gustong maging magaan yung connection. Gusto nito na magkaroon kayo ng maayos na usapan dito. Kaya lang, meron ditong tao, pwede ikaw to, o pwede rin siya, okay? Nag-iisip to, okay? Nag-iintay lang to ng tamang panahon or tamang oras para sa connection na to. Kasi itong tao na ito, sarado yung isipan niya dito sa The Hierophant. Kumbaga, ano, hindi niya makita kung paano siya gagawa or kikilos patungo sa'yo. Nag-iisip to ng mga plano, pero ganun pa man, ano, nakikitaan din ng tao na ito na parang hindi pa ito yung time or hindi pa napapanahon. Kasi dito sa Three of Cups, naka-reverse pa to eh. Nafe-feel ng person mo dito na hindi ka papayag sa kanya, kaya itong tao nito nag-iisip to. Pero ang gusto ng tao nito maging balanse kayo, okay? Then dito no, sa The Hierophant, nagiging sarado yung isipan nito para sa'yo, or pwede rin sabihin ikaw, nagiging sarado yung isipan mo para rito sa tao nito. Kasi itong tao nito sa The Hierophant, nawawalan siya ng hope, okay? Kumbaga, no, meron ka ditong tao na hindi religyoso or pwede rin sabihin na sarado yung kanyang kaisipan, okay?
Ito lang yung nakikita ko dito sa De Hierophant. Meron kang tao na hindi siya konserbatibo. Siya yung tipo ng tao na pwede rin sabihin may bisyo or pwede rin sabihin na yung bang tipo na hindi niya pa alam kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Okay? Kumbaga, maybe, kaya ikaw dito ay wala kang tiwala kasi itong tao nito, nahihirapan kang pagkatiwalaan dito sa The Hierophant. Ito lang yung nakikita ko. Kasi lumabas dito ang The Empress Reverse. So, meron kang person dito na hindi siya naging mabuti sa'yo or kung meron ka mang anak or yung bang tipo na kung meron kang anak dito, okay? Hindi nito ginagampanan yung pagiging niyang mabuting ina or mabuting ama. Kumbaga, makasarili to. Okay, sarili niya lang yung iniisip niya dito. Pwede rin sabihin na merong involved sa inyo dito. Okay, kung bakit kayo nagkalayo. Kasi kung makikita mo dito, meron ako nakikita dito ng tatlong tao. May pagkat love triangle ito. Ito lang yung nakikita ko. Pwede rin sabihin na meron ditong tumukso sa person mo. Kaya nagkalayo kayo dito kasi meron ditong The Empress Energy. Kumbaga no, hindi nito nirespeto kayo. Ito lang yung nakikita ko. Hindi nito nirespeto yung matipong inagaw niya yung tao mo. Ito lang nakikita ko dito sa The Empress. Kasi itong tao nito sa The Empress Reverse, ano siya eh, selfish siya, mga sarili siya. Sarili niya lang yung iniisip niya. Kumbaga gusto niya lang yung sarili niyang kaligayahan para makuha lang yung kagustuhan niya. Ganun siya ka-selfish. Itong tao mo no, meron ka dito na mahilig, mambabae, or manlalaki. Ganon, okay? Ito lang yung nakikita ko. Madali siyang makuha, okay? Or pwede rin sabihin, mahilig siya sa mga gimmick, irresponsible. Kung sa madaling salita, no, irresponsible. Ito lang yung nakikita ko dito. Pero ganon pa man, ano, nakikita ko dito na yung iba sa inyo, nagiging priority or nagiging kampokus sa iyong pangkabuhayan dahil dito sa Queen of Pentacles, may paglagong nagaganap sa iyo, may renewal na nangyayari sa iyo, and then transformation. Then nakikitaan ko rin dito yung paglago mo. Nakikitaan ko rin dito ano, yung iba sa inyo, pwedeng magbuntis, okay? Meron dito magbubuntis kasi na-feel ko dito, once na meron naganap sa inyo ng tao mo, okay? Pwedeng matangay ka dito or pwede rin sabihin yung iba sa inyo, meron nabuntisan ng person nila. Ito lang yung nakikita ko, hindi halos lahat sa part na to. No? Kung kayo malayo ng tao mo, meron tong nabuntisan, okay? Kasi nakikita ko dito, meron ditong bata. Okay? Meron bata. Meron ditong Year of the Rabbit. Kung matagal na kayong walang usap ng tao mo, no, meron tong naanakan, yung ganun, tipong ganun, na nasabitan, ganyan, na pwedeng gumulo. Nagkaroon kayo ng kaguluhan dito sa Three of Cups Reverse. Kaya hindi naging maayos, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then dito ano, sa King of Wands, nakikita ko rin dito na nagiging kang maayos dito, okay? Kumbaga, alam mo yung gusto mo. And then, na-feel ko din dito, no, meron kang mga ginagawang hakbang or plano. Nakikitaan ko rin dito, nakapokus ka sa priority mo sa buhay. Meron dito ang lumalago, okay? Lalo-lalo na yung kabuhayan. And then, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo nagkakaroon ng magandang pananaw dito sa Queen of Pentacles. Pero ganun pa man, ano, meron ako nakikita dito na magbubuntis, okay? Ayan. Or pwede rin sabihin na, no, meron ka ngayon bago na mas priority ngayon. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kung matagal na kayong walang usap ng person mo, no, nakikitaan ko dito na merong bago. Pwedeng mabuntis ka dito. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ako nakikita dito magbubuntis. Hindi ito halos lahat, ha. Yung iba sa inyo, merong magbubuntis. Ito lang yung nakikita ko. So, ingat ka na lang kung meron ka mang kinakatagpo, ano, meron dito magbubuntis. Hindi halos lahat sa part na to. Ayan, tingnan pa natin. Give me the message. Meron ka ditong Ace of Pentacles. So, nakikitaan ko rin dito, may pera kang parating. Meron bagong kasaganahang naghihintay sa'yo. Kasi dito sa Queen of Pentacles, nagiging kang masagana eh. Nagiging stable ka. Maybe, meron ka na rin bagong kinakasama. Okay?
or bagong pamilya na nagiging masaya ka dito. Hindi halos lahat sa part na to ha. Meron na nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus. So, nakikita ko dito marami kang ginawang desisyon or meron kang hakbang na iniisip dito, okay? Ayaw mo, kumbaga ano, meron kang mga pinag-iisipan dito. Meron ditong na-stuck sa sitwasyon. Kumbaga, meron dito naghahanap ng katotohanan. Pwede rin sabihin na meron ditong lihim na nabuntis. So, kaya ito na yung nakikita ko. Meron ditong lihim na nabuntis. Ayan. Meron ditong the star. So, nakikita ko rin dito, no? Naka-reverse kasi yung star. Meron ditong tao na nagkakaroon ng insecurity sa'yo, okay? Kumbaga, desperado tong tao na to. Wala tong lakas, okay? Kumbaga, no, nawawalan to ng pag-asa. Pwede rin yung tao mo. Pwede rin, ano, yung iba sa inyo, kaya nagkalayo kayo ng person mo dito. Meron siyang nabuntisan. Hindi halos lahat sa part na to, ha? Ito lang yung nakikita ko dito. Meron ditong nabuntisan. Kaya nagkakaroon to ng, ano, eh, meron siyang kinakaharap na desisyon na gagawin, na gumugulo sa kaisipan ng tao nito na siya yung namamagitan sa dalawa. Okay, ito lang yung na-feel ko kasi meron ditong Three of Cups eh. Kumbaga naugnay ito sa love triangle or meron ditong third party. Pwede rin sabihin meron ditong nabuntisan na third party. Kaya itong tao na ito, no, nag-iisip siya or nagawa siya ng hakbang dito kung ano yung mga gagawin. Meron siyang desisyon na kinakaharap dito. Kaya itong tao na ito, nawawalan siya ng pag-asa. Kasi kung meron kang tao or sabihin natin na asawa mo to at nakabuntis yung asawa mo, nag-iisip to, no, kumbaga meron siyang pagkakamaling ginawa or malaking pagkakamaling ginawa sa'yo. Kaya itong tao na ito, nagkakaroon to ng kahinaan ng loob dito. Nagiging siyang desperado dito, okay? Kumbaga, marami siyang takot na nararamdaman dito sa the story reverse, okay? Nawawalan siya ng pag-asa. Ito lang yung nakikita ko. Then sa'yo, no, meron dito bagong simulang naghihintay sa'yo. Kasi, nakikita ko dito na mas maraming oportunidad na dumating sa'yo pamula nung nawala ka dito. Ito lang yung nakikita ko. Pwede nangyari na ito or pwede rin sabihin ito yung nagaganap ngayon, okay? So, piliin nyo na lamang yung energy nyo kasi ito lang yung nakikita ko dito. So, meron ditong the Hermit Virgo, meron Gemini, Aquarius, and Libra. Meron Virgo, Capricorn, Taurus. So, nakita ko dito sa the Hermit, ano, nahanap mo yung katotohanan or pwede rin sabihin na may natuklasan mo to, okay? Pwede rin sabihin matagal na to. Kumbaga, excuse me, ano, sikreto tong nakabuntis. Kumbaga, nagsasama pa kayo neto. Ito lang yung nakikita ko, ha. Nagsasama pa kayo neto ng tao na to. Then, sikreto to na nakabuntis. Nilihim to sa'yo na matagal na. Pwede rin sabihin dalawang taon naglilihim to sa'yo. So, ngayon meron ka ditong natuklasan. Ito lang yung nakikita ko sa The Hermit. Natuklasan mo o na-search mo to. Okay? Or meron kang mga panghihinala na nakita dito. Ito lang yung nakikita ko dito sa The Hermit. So, ikaw ngayon, ano, mas pinapriority mo yung kabuhayan mo. Okay? May pera kang parating. And then, nakikitaan ko rin dito, merong stability na naghihintay sa'yo, okay? So, masakit yung nangyari sa'yo. Pwedeng naganap na ito sa'yo, okay? Pero ngayon, nakikitaan ko dito na nagiging maayos. Or yung iba naman sa'yo, pwedeng ngayon naganap, meron ka nang nahuli dito or meron ka nang natuklasan sa kapareha mo. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Meron ditong the devil. So, meron ditong tukso, merong sumira talaga ng connection nyo or pwede rin sabihin, ginagamit ng tao nito yung bata, okay? Para masira kayo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong nanira, okay? May pagka-addiction or pwede rin sabihin, obsessed tong tao nito, Capricorn energy. Meron ka ditong person na player eh, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 8 of Pentacles upright. Then, so, nakikita ko rin dito, no? Mas priority mo ngayon ang trabaho mo. Mas pinagtutuunan mo yung iyong kinabukasan dito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi meron ka ditong mga natuklasan sa person mo na kung saan ang bigat-bigat na. Okay? Kumbaga, pinakita to sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Meron din ditong 5 years. Okay? 5 years ka ng nililihiman ng person mo dito. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin 5 months, 8 months. Pero nararamdaman ko dito, no, pinakamatagal 2 years.
Ayan. Meron ditong strength. So, nakikita ko dito, no, na mas tinatatagan mo. Okay? Or pwede rin sabihin na itong mga naganap sa'yo or itong mga pangyayari na nangyayari sa'yo dito, no, na meron ka natuklasan, meron ditong naging ahas, naging huda sa'yo, no, sa partner mo. So, ikaw, mas pinariority mo na dito yung sarili mo, na ibalik mo yung lakas mo, or pwede rin sabihin, mas naging kang matatag dito dahil sa mga natuklasan mo. Kumbaga, ano, nakikitaan ko dito na nagsumikap ka. Yun, ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. Mas nagsumikap ka dito sa mga natuklasan mo. Ayan, ito lang yung nakikita ko. So, sobrang mahirap tong sitwasyon na to. Ito lang yung nafe-feel ko kasi meron ka dito mga natuklasan. Okay, kung bakit na nasira yung connection nyo. Meron dito umago or pwede rin sabihin, no, natukso yung person mo dito. Kaya meron ditong nabuntis. Ito lang yung nakikita ko, pero nakikitaan ko rin dito, no, maganda ka, no, ito lang yung nafe-feel ko, meron ditong maganda, ayan, or guwapo, ganyan, malakas yung karisma. Meron ako nakikita ditong letter E, K, and H, merong Year of the Rabbit. Tingnan pa natin, baka may makita pa ako. Ayan, kaya itong tao mo, no, nag-iintay ito, or pwede rin sabihin na nag-iisip ito mag-mensahe sa'yo, okay? So, piliin nyo na lamang kung kaninong energy to. Ayan, thank you for watching and love and peace.